nabayan lang. Naiintindihan naman kung ito ang gagawin. Ba't gano'n? Trabaho pa din. Bakit? Kaya ko ba? Mabibigilan. Kaya mo yung putang ina niya. Kaya mo yung putang ina niya. Ano, sige. Alam mo yan. Kahit kung ba din yan, gawin niya yung gusto niya. Alam mo yan. Hindi ako makapareklamo kasi wala akong pera. Wala akong pakialam kung ina yung chinat mo ako kahit nasa akin. Kung pinaalam mo kung nasan ka, putang ina niya. Parang galit mo sa ako kayo. Ba't di mo ako sinabihan ng gano'n? Ako yung kakampi mo dun eh. Kakampi na kasi. Pagiging kakampi na yun. Wala na si ito eh. Kakampi mo ako eh. Hindi ito nararamdaman sa iyo eh. Kasi ba't pinili mo akin ba? Iyakapin pa ano yun ah. Kanya na inisip mo. Kaya naman din ko lang yung babae ko, di ba? Ay ko, sinakta sa iyo ako yung hindi ko ginawa eh. Kasi alam ko, wala din siguro alam yung babae ko. Ay na, bakit na ito? Alam niya yung dalawa eh. Alam niya yung ginagawa niya eh. Alam ko nga, pero alam niya ginagawa niya. Alam ko nga, pero alam niya ginagawa niya. Alam ko nga, pero alam mo sinabi ko siya, pinili ka ako. Putang ina, alos rape na ngayon. Oo, oh, magsasamba tayo ng kaso, ha? Saan nangyari? Nakisip. Anong isipin mo, naisip mo yan? Yung nga, yung sa tropa niya yun. Tapos, saan sa tropa niya? Para attempted lang, hindi nga yun, ano? Hindi nga, pinuloy kasi nagmakaawa na ako sa inyo. Kay Jando, di ba? Ayun yung sa Batangas, kay Jando. Tapos, saan yung next? The next guy, yung sa kotse na naman. Saan sa kotse? Kotse ka. Kotse na, ayun. Saan, saan lugar? Hindi ko na, saan. Pangatlo. Ayun. Sabi mo tatlo. Pangatlo na, yun na yun. Sabi mo tatlo. Pangatlo na, yun na yun. Pinipilit niya kasi na. Pinipilit niya kasi hindi. Oh, pinipilit mo pero may nangyari, di ba? Ay, nangyari ngayon. Anong magagawa mo? Malakas nga. Kahit ginagawa mo sa akin yun eh. Ginagawa mo sa akin yun eh. Hindi ko ginawa sa iyan. May lambing yun sa akin. Hindi kami pareho. Para sa ato nga siya. Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-tube, na miss ko po kayong lahat. Ito po si Tamiya Samuel. Yung video po natin ngayon ay tungkol po sa viral po na pinag-uusapan ngayon na si Kiefer Bros. Sasaw-saw lang po tayo ng kaunti dyan. Nagtataka po ako dito sa babae, no. Tanong ko lang sa ganyan na sitwasyon nila. Tatlong beses daw kasi nangyari. Sa unang beses na pangyayari, ba't di siya nagsumbong? Diba? Ba't di siya nagsumbong? At bakit kailangan ito magsumbong sa ex or barkada niya? 'Di ba? Ba't di doon sa parents mo o kung may parents ka ba o may kaibigan, may kapatid ka ba, ate or kuya, auntie, tita, tito, uncle, 'di ba? So, at saka sa unang beses na pangyayari, ba't may pangalawa, may pangatlo? At sinabi niya doon sa video niya na parang rape na ngayon eh. Sabi niya nang ganun. At bakit ngayon ka pa nagreklamo? 'Di ba? Ba't ngayon ka pa nagreklamo? At hindi sa kinakampihan ko si Kiefer Bros. Hindi sa kinakampihan ko si Kiefer Bros. Ito kasi 'yan, mga ka-tube. Kapag ang lalaki sinabihan ng isang babae na ni-rape ako niyan. At nagsumbong ito sa pulis, walang kalaban-laban talaga yung mga lalaki kapag ganyan ang kaso eh. Walang kalaban-laban 'yan kapag sinabi ng babae ni rape siya. Kasi pwede niyang gawin na mag-ganon sila, di ba? May gawin sila. And then, ipapalabas niya na rape yun. Pwede yung ganon. Pwede niyang kalmutin yung sarili niya para sabihin ng laban siya. Di ba? Yung mga acting na ganyan. Hindi ko kinokontra yung mga babae na dumaan sa ganyan. Kasi nga, dumaan din ako sa ganyan. Kaya naiintindihan ko yan. Yung pinagtataka ko lang, bakit di ka nagsumbong kaagad sa otoridad? Bakit ngayon lang? At saka doon sa video ninyo, may nahahalata ako sa video na may mali doon sa video na yon. Lalo na sa mga pinagsasabi ninyo sa video ninyo. Yung pagsabi niya na tatlong beses, yung pagsabi niya na parang rape na nga yun eh. Sabi niya nang ganun, di ba? At saka iba yung explanation niya doon sa ex ba niya yun? Or workada niya? Yung explanation niya, yung sabi niya na ganun nga din yung ginagawa mo eh, sabi niya doon sa parang ex niya. And then sinagot naman siya nitong lalaki na hindi kami magkapareho, magkaiba kami kasi yung akin may lambing yun. So, 'di ba?
sa tingin ko, sa nangyari dito sa ano, kina Kiefer Bros at doon sa babae, parang ano lang yun eh, parang fling. Parang fling lang yung nangyari. Flirt-flirt lang yung nangyari. And then, hindi niya nagustuhan. Siguro, may hindi sila pagkakaunawaan ni Kiefer. And yun, doon na pinalabas na rape. So wala akong kinokontra sa mga ganyan po ha. Wala po akong kinokontra sa mga ganyan. Hindi ko din dinedepensahan si Kiefer Bros. Pero para sa akin, doon ako kumakampi kay Kiefer Bros. Para sa akin yun. Opinion ko yun. Huwag kayong magalit sa akin. Wala akong pakialam. Kahit magalit kayo. Kasi nga, opinion ko yan. Yan yung tingin ko. Na sa tingin ko is walang ginawang masama si Kiefer Bros doon sa babae. Pero may ginawa siyang mali. Iba kasi yung masama. Iba din yung mali. Diba? Iba yun. Pag-isipan nyo na mabuti yung sinabi ko. Iba yung may ginawa kang masama sa kanya. Iba din yung may nagawa kang mali. Diba? At saka yung babae, kung papansinin mo yung video niya, kung papansinin mo lang yung mukha niya, yung the way mag-explain yung babae, may mapapansin ka talaga kung ano yung sinasabi niya. Kasi huwag nyong tingnan ka agad yung pag-iyak lang. Huwag nyong tingnan ka agad yung nagsusumbong siya, yung nakakaawa siya tingnan. Pansinin nyo yung sinasabi ng babae at saka pansinin nyo yung sinasagot nung kausap niya. Diba? So, para sa akin lang ha, para sa akin, dun ako sa side ni Kiefer Bros. Kahit, sa totoo lang, nagkamali talaga si Kiefer Bros doon. May mali siyang ginawa. Kasi abusado din yung ganyan eh. Yung mga lalaki kasi nang-aabuso din. Kapag may kaibigan kayo, and then close masyado kayo sa kaibigan ninyo na babae, akala nyo kasi pwede nang hawakan, pwede nang halikan, pwede nang gawin kung ano yung gusto ninyo. Kasi sa tingin ninyo, okay lang sa kanila. May mga babae din kasing ganyan. Na kapag hinalikan mo naman, o nilips-lips mo dyan, or kinama mo dyan, okay lang sa kanila. Parang one night stand lang. Diba? So, para sa akin, hindi rape yung gano'n na nangyayari. Kasi pangatlong beses nangyari yun. At hindi lang kayo nakatira sa isa. Hindi naman kayo nakatira sa isang bahay eh. Para hindi ka magsumbong. Mas maniniwala ako kung nakatira kayo sa isang bahay at tinatakot ka niya. Diba? Tulad ng mga nangyayari dyan sa pinapanood natin na Tulfo. Yung ginanon ng sariling ganito, or ginanon ng pinsan, tapos nasa isang bahay lang, tapos ang bata-bata pa, walang kalaban-laban. Ikaw, yung babae, may kalaban-laban yun eh. Diba kung sa amo pa na sa Bisaya, chay-chay man tong babae. Chay-chay man to. Itsura atong babae is chay-chay siya. Diba? So, kung sa amo pa na is kiaton. Kiaton to na babae. Ako ang nakita sa ano niya. Kiaton. So, yung parang nangyari lang doon is parang mutual lang yung nangyari eh, sa kanila. And then, yun na. Ginawa na siya ng masama. Kasi nga, may mali siyang ginawa. So, magkaiba yung masama. So, may ginawa kang mali. Magkaiba yun. Diba? Panoorin niyo ulit yung video na yun. So, kung may mga bashers man si Kiefer Bros dito na makakapanood nito and then magagalit sa akin kasi mas sa tingin nila kinakampihan ko si Kiefer Bros, magalit lang kayo. Wala akong pakialam. Basta, yun yung tingin ko. Na may maling ginawa si Kiefer Bros pero wala siyang masamang ginawa. May mali siya. Pero walang masamang ginagawa. Iba yun. Kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, lawakan nyo yung utak nyo. Hindi keso may nagsumbong na babae na ginanito siya ng lalaki is paniniwalaan natin kaagad. Pero hindi ko din sinasabi na huwag nyong paniwalaan yung babae. Kasi malay natin. Diba? May nangyaring masama talaga na ginawa si Kiefer Bros. Diba? Pero yung sinasabi ko lang, yung binabasehan ko lang is yung video ng babae at saka yung mga sinasabi nila. Sabi niya, pangatlong beses, at sabi niya, parang rape na nga yun eh. And then, sabi niya, ganun din naman yung ginagawa mo sa akin eh. Diba? Yung sa isang lalaki, kinausap niya sa video na yun. So, yung conclusion ko, para sa akin lang, walang kasalanan si Kiefer Bros. Yun lang para sa akin. Hindi ko sinasabing mabait yan si Kiefer Bros. Kasi minsan napipikon ako dyan eh. Yung mga vlog niya na nagpapachika siya na ang gulo-gulo niya. Ang gulo-gulo niyang magbasa sa live niya. Diba? So, at saka medyo ano naman sa akin din si
Kiefer Bros eh. Talentado naman itong taong ito. So, yung akin lang mga ka-tube is pantay lang yung ano ko kasi. Pantay lang. Kasi unfair talaga sa mga lalaki na kung sasabihin natin sa agad na ginalaw niya ako at ginanito niya ako at isusumbong natin yan sa pulis, makukulong talaga yan. Mawawaran talaga yan. Kahit walang ginawang masamang kahit walang masamang ginawa sa iyo yung tao. Diba? Kasi kapag ganyan kasi na mga kaso is mababa ka agad yung tingin nila sa lalaki. Hindi nila muna syempre dadaan muna tayo sa pagkaso, dadaan muna tayo sa korte, di ba? So yan yung sabi ko, unfair talaga yan kasi yung justice pagdating sa RAPE, pagdating diyan is ang hina talaga. Kasi madami ding babae na nagsusumbong na ganyan na hindi naman talaga ginalaw. Di ba? Nagdadrama lang. Hindi ko sinasabi nagdadrama yung babae. Hindi ko sinasabi yung ganyan. Pero, yan yung tingin ko. Na walang masamang ginawa si Kiefer Bros. Pero may mali siyang ginawa. So, yan lang po mga ka-tube. Maraming salamat po. Ito po si Tania.